Kumapati sa aming mananampagdiriwang, sama natin sa aming panalangin na maraming pasasalamat ang tatatangin kay ninyan ng Herrera family, Agan at Dalima family, Cristel Lorenzo at pamilya, Baby at Ramon Valenzuela and family, Lauro de la Cruz and family, Lito and Susie Duenas and family, 14th year wedding anniversary ni Ruby Rose at J.D. Repotente, Cora de Leon at pamilya, Wilfredo at Cristina Pascua at pamilya, Darlie at Gemma Rio Gelon at pamilya, Percy Mendoza at pamilya, Mary Ann Basco at pamilya, Tessa Wadan at pamilya, Merlita Sabado at pamilya, Mendoza family, Evan Gabriel Herrera, Nemencio C. Rodriguez, Pablo and Richard Paul Bautista, Absalon Eguenga, Lori Ang and Lito Dueñas, Maria Teresa Malyari at Arnie Malyari, para sa kanilang karawan, aking ipad para kina Rafael at Flor at Odette Yvette Eugenio at pamilya, Hospicio San Juan de Dios, pamilya David at De La Cruz, Bernadette Alcauce at pamilya, May Ann Sabayon at pamilya, Cecily Rivera at pamilya, Vito at Nemencia Iliesques at pamilya, Milet Ramos at pamilya, Alex at Jim Magdarog at pamilya, Dennis at Nelly Santos at pamilya, Danilo at Emily Sebastian at pamilya, Elma Laguador at pamilya, Michelle Esteban at pamilya, Nante at Marisa de la Cruz at pamilya, Aurora Silungan at pamilya, Lourdes Silami at pamilya, June at Soli de Rosario at pamilya, Christopher at Janet Lo at pamilya, Jean Silungan at pamilya, Noel at Jenny Galvez at pamilya, Dr. Marat Marie Torrentino at pamilya, Dr. Abitsay na Banaga at pamilya, Kelvin Maximo at pamilya, Marietta Carol at pamilya, Vic at Susie Mendoza at pamilya, Celia San Felipe at pamilya, Edgardo at Aida Pulanan at pamilya, Rene at David de Leon at pamilya, Jennifer R. Francisco at pamilya, Alicia Arcega Villacruzis at pamilya, Celi Celine at Dominic Nicolas, Tony at Evelyn Salazar at pamilya, Mila Digonong at pamilya, Janet E. Pascual at pamilya, hindi ng EDB community, Antonio Victoria Sanchez at pamilya, Bishop Dennis Villaroho, Reverend Father Pino Pensuri, Cesar at Lolita Nicolas at pamilya, para sa kaligtasan ng mga kasapi ng Dayos ng Columbus, Holy Child Council 6737 ng Bustos, Bulacan, mga kasapi ng Catholic Women's League ng Lawak, Bigawayan, Bulacan, Edwin at Josie Lazaro at pamilya, Emma Bulag at pamilya, mga pananampalataya ng Barangay Pulo, San Rafael, Bulacan, Bingbing J. Sassi at pamilya, Caloy at Tere Concepcion at pamilya, Ronel Reyes at pamilya, Jolie Tayana Marfil at pamilya, Dina Saavedra at pamilya, Victor at Divina MC at pamilya, Adriano Sanchez at pamilya, Architect Bernard at Edna Guzman, George at Vincula at pamilya, Nick at Evelyn Riviera at pamilya, Pining Binanueb at pamilya, Camila Salwaquino at pamilya, Jen Tamari at pamilya, Ruela Villelo at pamilya, Arman at Ini Isma, Pedro Moradas, Yun at Doris Pilejer at pamilya, Josie Brillates at pamilya, Amy Ferry Di Manalo, Dennis Ever G. Bunag, Gaspar at Susan Dumaday, Reynante Ilabaw, Emerita de la Cruz, Jim at John Elimplen, Yvette Barrera, Gigi Bautista Alejandro, Ivy Lorraine, Jaime at Jovian Cruz, Maria G. Ada, Dr. Ken Ada, Dr. Unay sa Katrina Monera, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, Dr. Alan Ivan Guevara at pamilya, Dr. Chester Calabis, mga doktor at medical staff ng Relief Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong Bayumbariskaya, mga doktor at medical staff ng Marikino Hospital, Skyline Hospital at Quarimil Hospital, at ang lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot na COVID-19, gaya ng iba pa mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawaniang pamalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan nila Evan Esposito, Eloisa Villamil, Eric Emaroy, Corazon Rodriguez, Alicia De Vega, Joan Perez, Janet Emdo, Jose Inga, Timoteo Ruela, Capistrano Mandegro, Samantha Osea, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Cheryl Del Mundo, Mariel Maravilla, Jojit Santiago, Vito Soriano, Joanna Cristiana, Minda James Saison, Mark Joseph Bernardino, Benjamin Valerio, Neil Francis Navarro, Adriano Santos, Rami Banaag, Julie Mercado,
Adela Virgilio Mutuk, Nemencio Rodriguez, Saichi Matsuzaki, George Sica Jr., Miguel Lornagagi, Cesar Torres, Arnaldo at Genora Dueñas, Lord Lilith Pinua, mga para sa ating mga kapatid na Yumao, sina Nelson, Sion, Maria, Ino, Cirilo, Casiano, Carlito, Linda, Leon, Yoli, Aka, Loreto, Edilon, Nardi, Rodolfo, Sultira, Andres, Silvistra, Adriano, Senrada, Prudencio, Virio, Lolita, Sofia, Alejandro, Rosalinda, Eugene, Lorenzo, Ethel Angeli Baudet, Pedro, Silvana, Marcela, Wilma, Lilia, Cornelio, Ricardo, Alicia, Dominga, Cecilia, Alexander, Selita, Mary, Emiliana, Platon, Imelda, Teresita, Angel, Dina, Jesus, Amado, Mercedita, Romeo, Francisca, Raimundo, Susan, Guillermo, Juanita, Stanislao, Orlando, Lilia, Purificacion, Catalina, Laureano, Seria, Regino, Consolacion, June, Agripino, Ricardo, Celidonia, Viviana, Gil, Sira, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Atanasia, Nestor, Maria Cristina, Iba Concepcion, Jaime, Domingo, Maximila, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Tilora, Alejandro, Sofia, Olita, Roy, Justin, Lucila, Felisa, Pedro, Rodrigo, Ferino, Romeo, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose, Pepito, Magdalena, Felicidad, Agustin, Marlene, Mark, Maria Mercedes, Cristal, Antonia, Antonin, Maluk, Fatima, lahat ng mga kaluluwas purgatorio, at hindi lang ating mga namayapang mga lektor ng diocese ng Malolos at mga doktor at mga frontliners at mga naging biktima ng salot na COVID-19. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo ng makapangyarihang Diyos upang tayo lahat ay kanyang pag-isahin bilang kanyang angkan. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagaliyay ang mga makasalari magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinaluluhan. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasama ka namin. Pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa nakita mo ang hindi kapulian. Panginoong Diyos, salin ang dami, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Isokristo, hukong na anak. Panginoong Diyos, kordero ng Diyos, anak na Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluktok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagat ikaw lamang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Espiristo ang tatas-tasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kalakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ang malaming makapangyarihan, hinilang mo si San Juan Bautista upang handa ang bayan para sa Panginoong si Kristo. Ipagkalumong magalak sa Espiritu ang iyong bayan at patuhayan ang kalooban ng tanan sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pamamagitan ng Espiritu kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayo mga tao na nilirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng taba. Siya ang aking laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay.
Gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayunman, itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang ipunin ang nangalat ng mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang lalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim ko ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Pinuhuli kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, inupis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Lahat ito'y nakikintay sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan nung iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, doon iyong napapansin, lumalaki ako noon, sa iyo'y di nalilihim. Binupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo, nang si Saulo'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa ating mga ninuno. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse ang lalaking nakalulugod sa akin. Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng inyong utos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob ng sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talinda ng kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit tag-aalis ng panyapa. Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga tao may takot sa Diyos, tayo ang pinagdanhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng pangamanak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ang kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sa kariyasan ang ipangaanan sa kanya galing ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangaanan sa kanya. Subalit pala isaman sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya tinudyan na nila ang kanyang ama at itinulong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan, at namangha silang lahat. Pagdating nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos, natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kabuuan ng Hudeya ang mga bagay na ito.
Pinakaisip-isip ito ng lahat na nakalab at ang kanilang talong. Magiging ano nga kaya ang batang ito, sapagat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Dumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw ng pakilala siya doon sa Israel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa ating pumabuting balita ay pinapayag sa atin ang pagkakapamanak kay Juan Bautista ang bisang makalawa ng ating Panginoon. Kaya alam natin sa kasaysayan ng buhay ng ating Panginoon na si Maria at si Santa Elizabeth ay kapwa magpinsan, kaya nga po itong si San Juan Bautista at ang ating Panginoon ay tinuturing bilang isang makalawa. Subalit mga kapatid, ang kanilang ugnayan ay mas malalim pa kaysa sa pagiging magkaduro lamang. Sapagat si San Juan Bautista, kinikilala niya ang ating Panginoon bilang ang Mesiyas, ang Kordero ng Ama, ang Kordero ng Diyos. Kaya nga po sa ating pumabuting balita, si Juan Bautista ay pinapakilala naman bilang ang tagapanguna sa daraanan ng ating Panginoon. Kaya nga po maging ang kanyang kapanganakan ay pinag-usapan. Kaya nga po maging ang kanyang pangalan kay kakaiba sa nakasanayan. Kaya nga po sa tradisyon ng mga Hudyo, ang kanilang pangalan ay binabakay doon sa pangalan ng kanilang mga niluno, kundi man ito sa pangalan ng kanilang sariling ama. Subalit sa ating punabi, ang ipinangalan ay Juan, sapagat ang ibig sabihin ng Juan, ang Diyos ay mapagpala. Kaya nga po si San Juan Bautista ay naging pagpapala sa kanyang mga magulang, naging pagpapala rin siya sa maraming mga tao. Naging pagpapala siya sa kanyang mga magulang sapagat pinagkalooban ng anak ang mga magulang na ito na noon ay kapwa matanda na at si Santa Elizabeth ay natagpuan pang bago. Samantala siya rin ay naging pagpala sa maraming mga tao sapagat naging daan si Juan Bautista para magpanumbalik sa pananampalataya, magpanumbalik mula sa dating pagkamakasalanan ang mga tao sa kanyang paligid. Naakay niya ang marami para magsisi at tumalikod sa kanilang pagkakasala. Kaya nga sa kanyang pagbibinyag, ipinapaanyaya sa mga tao na tahakin ang landas ng kabanalan at hindi ang landas ng kasalanan. Kaya nga po ang sabi sa ating mga kapatid, kung paano si Juan Bautista, ang kanyang pangalan ay nangangahulugan, mapagpala ang Diyos, sapagat nagpapakilala lamang sa atin na ang pagpapala ay nanggagaling lamang sa Diyos. Ang pagpapala ay pusang loob na ipinagkakalob ng Diyos sa atin, tayo man ay deserving o hindi man. Kaya nga po ito'y regalo para sa atin. Kaya nga po mga kapatid, ang panawagan sa atin, maging pagpapala rin tayo, kagaya ni Juan Bautista, para sa ating kapwa. Huwag natin gayahin na yung ibang mga tao na naging sumpa sa buhay ng iba. Kaya nga po tayo makapamimiling. Kaya nga po si Haring Herodes, alam natin sa kasaysayan ng ating pananampalataya at ng Mahulyo, naging sumpa siya sa ibang mga tao. Sapagat ang kanyang iniisip lamang ay ang kanyang sarili, ang iniisip lamang ay malagay siya sa pwesto ng kapangyarihan. Kaya nga po nung ang ating Panginoon ay pamanak sa takot niya na siya ay mawala sa pwesto, ano ang ginawa ni Haring Herodes? Ipinapatay niya ang mga sanggol na kasinggulang ng ating Panginoon. Nang sa gayon, mawala na ang sinasabing Mesiyas na maghahari sa Israel at sa buong mundo. Kaya ganun kaitim ang budhi nitong si Haring Herodes. Gayunin po naman, ang mga sumunod pa sa kanya ng mga Herodes, ganun din ang kanilang balak sa buhay. Kaya nga po, isa rin dito ang nagpapugol kay Juan Bautista sapagat hindi maatin na si Juan Bautista ay nagsasalita ng laban sa kanya. Kaya nga po, maitim na budi, maitim na pamuhay, maitim na bala laban sa kapwa. Kaya nga po, naging sumpa sa buhay ng ibang mga tao. Kaya nga po mga kapatid, nasa atin ang pagpapasya, kung pwede tayo maging pagpapala para sa iba, o kaya naman ay pwede maging sumpa para sa ating kapwa. Pwede tayo maging buhay na pagnabihaya para sa ating kapwa, o kaya naman ay kasusuklaman dahil sa ating pita na hindi maganda laban sa kanila. Kaya nga po sa ating pamimili na ito, lagi natin sa alam-alam, si Juan Bautista, ginawa niya ang kanyang magagawa para mapaglingkuran ang ating Panginoon. Kaya nga sa kanyang pamilingkod na ito, marami ang kanyang natulungan
naging pagpapala siya, naging biyaya siya sa buhay ng kanyang kapwa. Kaya sana sa bawat nating sandali ng pananatili, sa lupang ibabaw, hindi tayo maging sumpa para sa iba. Hindi tayo kasuklaman dahil sa ating pamumuhay na masama at mga balak na masama laban sa ating kapwa. Bagus, maging buhay tayong pagpapala at biyaya na nag-aasam lamang ng kamutihan hindi lamang para sa ating sarili, kundi ng kamutihan para sa lahat ng mga tao na magkasama-sama tayo na dumaha patungo sa ating Panginoon. Mga kapatid, sa unang saglit pa lamang ng kanyang buhay, tinawag na si Juan Bautista upang ipayag ang pagdating ng iwanan sa mga bansa ang pag-asa ng mundo. Sa kagalakan ng paghihimo na ito, tayo manalangin sa ating Panginoon at sa bawat nating pananampalataya, ang atin pong itutugon, O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ang simbahan naway palakasin ng banal na Espiritu sa pagpapahayag ng mensahe ng kaligtasan hanggang sa dulo ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga pinuno ng mga bansa naway maging kasangkapan ng katotohanan at katarungan at akayin ang kanilang mamamayan sa daan ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging pagpala ka sa amin. Tayo naway makarating kung saan tayo inaakay ng ating pananampalataya patungo sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging pagpala ka sa amin. Ang mga dukha na at nagdurusa naway magkaroon ng bagong pag-asa sa pangako ng kaluwalhatian ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging pagpala ka sa amin. Ang mga kasalanan ng mga yumaong tapat sa Panginoon naway alisin ng kordero. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging pagpala ka sa amin. Ama ng panahon at gawa ng hanggan, hinahanap mo at sinasaliksik ang aming mga pangangailangan bago pa man kami humingin sa iyo. Sa tulong ni San Juan Bautista, kahabagan mo kami at bigin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa iyo sa mga pangilihan. Nagpaginawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sabayan niyang banal. Ama namin yung ika, tagapin mo ang mga ari namin dito inihahanda sa iyong mga hapag ng banal ng dampana. Kayong nagdiriwan kami ng parangal na nakatakda sa nakilang kapista na nagturong darating at langit na nga si Yesu Cristo na aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Masalamatan namin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin mga pangilihan, tunay ng marapat ay gawin aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinilingong sa kanimang muna, ang tagapagbinyag na si San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang sa iyong itinangi at sa ligaya na maraming siya naging sagi, bago pa siya iluwal, kanya nang kinagala ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa talang propeta ay siya lamang ang naghayag na narito ang kordero sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap sa nagpapabanal na tubig at nagutos magbinyag na tapat niyang pinanindigan kahit lubo niya'y tumana. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalagitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan.
pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Ang manalangin banal, ikaw ang bukal ng tagang kabanalan. Kespa, magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang usang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya binabalong matapos sa napunan, yawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggantipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maging kuwad sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kamalingapin mo ang iyong simbahang nagarap sa buong daigdig, kuskusin mo kami sa pag-ibig, kay San Francisco na aming Papa at Fidelis naming Obispo at ng Tagang Kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinday na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at pagtulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ilan ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kaluluwa-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangilihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubini ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Amang sumasalamit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasahin ang kahayan mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sadami, bigyan mo po kami. Namin kariyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, pagkalooban kapayapaan at inayos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Lumayan mo aming pananampalatay pag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan. Mapapalad tayo inaanayahan sa Kanya ang higing. Panginoon, hindi ang parapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na. Pirata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng salot na ito at kung paano masusugo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salo na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, panalangin mo. San Rafael at Angel, panalangin mo. San Roque, panalangin mo. San Lorenzo Luis, panalangin mo. San Pedro Calunsod, panalangin mo. San Pedro Apostol, panalangin mo. Manalangin tayo. Ang malaming mapagmahal, kaming nagsalo sa tingin ng Kordero ay dumadalangin, lang yung sabay ng nagagalak sa pagsilang ni San Juan Bautista, ay tumilali nawa sa ipinarangal niyang darating na gumanap ng aming panibagong pagsilang. Si Yesu Cristo na aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. At pagbalayin kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.